What's up, guys? It's another day. It's another vlog na naman. So, we're back. So, meron tayong konting vlog lang ngayon. Hindi natin tatagalin to. So, guys, kasama natin yung mga baby girls natin ngayon. And magtatanong lang tayo sa kanila ng mga maliit na question. Maliit lang naman. Saglit lang to, guys. And kung hindi pa kayo part ng Team Legit, please hit the subscribe button. Mag-subscribe na kayo sa channel ko kasi daily vlogs na po tayo ngayon. So, ayun na, hindi na lang natin papatagalin to kasi sobrang ano na. So, question number one. Ito yung question ko, ah. Bakit maraming single? Bakit? Pinapasamahan ko lang. Pinapasamahan ko ba? Kayo lang naman nagmamahalan kami. Wala kami minamahal. Ayun. Mga manhid kasi sila. Ito kasi may hugot ko ito eh. Ikaw, bakit maraming single? Hindi siguro sila masaya sa kung ano man ang dapat masaya sila. Pero ikaw, sa opinion mo lang naman, bakit maraming single? Kasi maraming gago. That's it. Simple as that. Maraming gago. Ikaw? Kasi merong maraming hindi pa ready sa relasyon. Okay, question number two. Bakit you're single? Wala ka, hindi ka kasi kasali sa question dito eh. Kasi itong dalawa kasi yung single dito, guys. So kayo lang pwedeng sumagot sa question ko. Bakit kayo single? Showbiz, career muna. Alright, career muna bago love life. Freedom is life, diba? Okay, before that, vital statistics. 36, 34, and 35. From Pasay. Okay, ikaw? Vital. Vital organs. Vital signs, charot. Yung pege, ah. Kasi ang pangit ng tunay eh. So, 34, 26, and 35. Question number 3. Hindi natin patatagalin to para mas mabilis, okay? Sa tingin nyo, paano magiging matino ang lalaki? Ako agad? Paano magiging matino? Yung maganda, yung may kabuluhan para naman may matutunan kami dito sa vlog na to. Okay. Paano magiging matino ang lalaki? Una-una, dapat matino din ang babae. Pero dapat... Oh! Same lang! Ganda nun. Same lang tayo! Pantay-pantay lang dapat, di ba? So, syempre, paano ba naman, paano nga naman ang lalaki magiging maayos kung ikaw, alam mo, na, di ba? Ngayon, di ba? Ikaw. Methodist. Disagree. Charot. Ano daw sinabi ko? Yan. Hindi kahit anong tinumo eh. Yung basta kung yung lalaki gusto maggago, maggagago talaga sila. So ano yung tanong natin? Paano magtitino ang mga lalaki? Wala na matino ang lalaki. Diyos ko, wala na talaga. Ikaw. Turuan ng leksyon. Tingin ko. Ayun lang. Putulin. Putulin lang dapat putulin. Yes. As for me, okay, likes attracts a like. Di ba? You know what that saying? Na pag ikaw, nakikita ng lalaki na hindi ka maayos, hindi rin sila mag-aayos. So, dapat, pakita mo sa kanila na maayos ka, you have a good life, you have a good career. And then, syempre, gagayain ka ng ako din. Sobrang disagree ko. May kahit gano'ng kakaano. Kahit gano'ng kakatino, kahit gano'ng kakaayos, ayusin mo yung career mo, lahat-lahat, kung ano mang meron. Kapag ka, makati talaga yung lalaki, makati. Nice. Yan. So, nagtatalo na kayo. Kasi ganyan ka na naman. Mumpong tayo sa topic. Inis ako dun. Parang tinitake advantage sa mga lalaki yung katinuan ng babae. Eh, hindi naman kasi, girl. Siyempre, ano din yun eh. Nasa kung paano mo din naman sila i-communicate. Diba? Parang they're just little babies. You just have to communicate well. Diba? Sa totoo, may point siya. Mas unique yung sagot niya kasi sa inyo. May point. Palakpakan! Kasi sinasabi yung nang guys, if you communicate po yan, pag nagloro ko talaga, magkakulo ko yan. Oh my God! Yan yung mga makakulo. Mag-move on na kayo! Stop! Hindi pa kayo makamove on sa question ko. So question number 4. 4 na ba? 3? 3 pa ba? 4!
Four na. So, question number four. Hindi na natin papatagalin ito. Psh! Guys, subscribe ah. So, question number four is, how to get over a cheater na lalaki? Ako naman ulit. Sige na muna. Sige na muna. Teka lang. Yung pinaka makabuluhang answer na may matutunan kami sa vlog na to. Paano ka makaka-get over sa isang cheater na lalaki? Actually, halos lahat talaga nung naging jowa ko, cheater eh. So, ako, ulo. After namin ng breakup, may darating naman, tapos ulokohin din ako. Masanay ka na lang. Charot. Hindi, how to get over? Ano eh, ako wala lang, in-enjoy ko na lang. Parang finil ko na lang yung pain para pagsunod na nasaktan ako ulit. Hindi na ganun kasakit. Kasi naranasan ko na yung mas masakit noon eh. Parang ganun na lang. Parang sinanay ko na lang yung sarili kong masaktan. Taste na lang. Hanggat mahal mo pa, pero syempre, may katapusan din yan. Puta ka, may pinaparinggan ka ba? Cheater. Okay, cheater. Dito tayo kay Mayor. Again. Uulitin ko yung question. How to get over a cheater na lalaki? Siyempre sa umpisa, iisipin mo, kagantihan talaga yan, ganti-ganti lang, di ba? Pero fair. Paggago siya, mas diba? Gago. Pero siyempre, in the end, pagod ka rin eh. Pero iisipin mo, it's a waste of time. So, siyempre, ang gagawin mo na, invest ka na sa sarili mo, you just have to make yourself more beautiful, more smarter, and more stronger. Siyempre, mapapansin na rin yan. Minsan mapapansin mo, mag-iisa ko yan sa Facebook mo, bigyan lang, mag-message sa iya, kamusta ka na, sexy mo na? So move on. Okay. Tama na! Ikalimang tanong. Tarantanong. So, ang ikalimang tarantanong ko is, paano makaka-recover after breakup? After breakup? Ako 2 years na kami. Parang medyo iiyak pa. Breakup is just a breakup. Guys, it's nothing. You already went out of a stupid relationship, then you just have to be happy. Okay? You walked away and then you're done. That's all. Diba? I still love you. Para sa akin, ayusin mo yung sarili mo, bumangon ka ulit, and then palit ka lang, maghanap ka lang ulit na lalaki na makakapagpasaya sa'yo para makalimutan mo yung isa. Oh, actually, ganun de. Ganun talaga yung reality. Oh, totoo yun. Ganun yung nangyari after breakup, di ba? Syempre, sobrang sakit. Parang yung mangyayari, maghahanap ka ng comfort sa ibang lalaki. Although, hindi naman... Hindi nga, sa totoo lang, hindi... Yung ibang babae niya sabi rin, alam, di naman niya to, maghahanap lang ng comfort sa ibang lalaki. Pero hindi, yun talaga yung reality eh. Kung ayun yung makakapagpasaya sa iba, sa tulad namin, actually, ito, amin ako, noong September, iniwan ako. Ito, lumipad siya sa ibang bansa. Ang tayo, MMK? Ang sarap ko niya. Hindi ba yun? Move on na, ayoko na ng topic na yan. So, sixth question. Ika-anim na tanong. Larga na para mas mabilis tong vlog na to. Na tayo, so, saka anim. So, saka anim na tanong natin is, paano kayo mabubuhay pag wala na kayong pagkain? Ano ba tong tawag na to? Paano kayo mabubuhay? Paano? Ikaw ata nagsulat nito eh. Paano kayo mabubuhay pag wala na kayong pagkain? Sagot. Oh God, this is really a hard fucking question. Sobrang ano yan ah. Mahirap yun. Lalo na kung ano eh. Lalo pag walang makain. So, mahirap mabuhay. Siguro ano, mahingi na lang ako ng bigas sa ano, sa... Hindi! Wala na yung pagkain eh. Kasi yung tubig, 7 days
days ka lang mabubuhay kapag puro tubig, pag walang pagkain. 7 days lang itatagal mo. So mamamatay ka talaga. Yun lang yun. Ayun, walang pagkain. Hindi ka na mabubuhay. Kaya kailangan may pagkain. Kahit-kahit. Mga alipin ng salabi. Okay. Tapusin na natin yun. Napapagod na ako sa question na yun. Parang sobrang nonsense na tanong na yun. Okay. 7th question. Bakit malamig ang yelo? Yelo pa. Hindi ko naman alam kung ano meron sa yelo. Ano yung yelo? Nilagay sa freezer. Question number 8. Paano kakaluwa sa kanan? Bakit? Ano ba to? Paano kakaluwa sa kanan? Ito na lang. Last question. Second to the last question. Bakit maraming depressed? Okay. Bakit maraming depressed? Yes, ako din nagtataka kung bakit yun. Seryoso? Maraming nagsusuicide, di ba? Yes. Maraming ganun eh. Minsan talaga nangyayari. Minsan guys, nangyayari talaga yan. Kahit ako minsan parang bigla mo nang bigla na lang siyang darating sa iyo. Alam mo 'yun, walang issue, walang something, wala kang problema. Hindi mo gusto. Ayun. Kung sa dumadating 'yan tapos hindi mo makokontrol. At the same time, kaya maraming nadidepress kasi marami ding dumadating na problema sa buhay na. Minsan nangyayari sa akin 'yan. Parang gusto kong experience. Gusto ko lang pumunta sa isang lugar tapos I just wanna get lost lang doon sa place na 'yon. Ikaw, bakit maraming depressed? Actually, at the age of 18 years old, na-diagnose ako ng depression, as in diagnose ako. Yun, bakit? Iba't ibang reasons yan eh. Ako kasi, ang naging reason ko is, simula grade 1 talaga ako, simula nag-school ako, biktima ako ng pambubuli. Ayun. So, yun yung naging reason ko. Ayun yung naging reason para magkaroon ako ng depression. Then, sa iba, iba't ibang factor yan, family problem, financial problem, love life problem, di ba? Yun. So, isa lang mapapayo ko tulad sa akin, yung nagawa ko para sa sarili ko para ma-overcome ko yun. Wala. Kalimutan mo lahat, enjoy ka lang. Oo, may takot tayo, may lungkot tayo. Pero imagine mo, na-try ko na rin magpakamatay, Diyos ko. Ano nang nangyari? Na-hospital lang ako, gumastos lang kami. Pagtapos mo, may problema pa rin naman. Ang gawin mo na lang, enjoy mo na lang, ganun. O yan mo, ang problema, andiyan lang naman talaga yan eh. Pero, yung sarili mo, pag nawala yan, mas marami mga problema tulad ng pamilya mo. Kaya yun. Just guys, go with the flow. No pain, yeah, no pain, no gain. Diba? Okay guys, before mag-end yung vlog ko, ito yung huling question ko sa inyo lahat. Anong meron ka na wala sila? Ikaw, ano meron? Ikaw! Ano meron siya? Yung buhok ko, charot. Ano ba? In physical o ano? Yung pagkatao, character, ano? Sa tingin mo, anong meron ka na wala sila? Anong meron ako na wala sila? Ang hirap na lang. Charot. Ano? Taka lang, utot ako. Pakinggan. Isasali ka ba sa vlog yun? Yes! Makukita ka tayo na utot! Oh, yun ang meron siya. Yun! Hindi ako plastic na tao. Ayun. Kahit sila plastic yan! Charot. So guys, I think this is the end of my vlog. Thank you so much for watching. Kita-kita tayo bukas. Kung hindi pa kayo part ng Team Legit, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Subscribe! And i-add nyo siya sa mga social media accounts nila. Ano mga social media accounts nyo? Setina Fox, XETHINAFOX. Chyna Rosas. Instagram at your baby Chyna. Paolo B. Yan, jowa mo na nagsabi. Yon, Jeya Mestre sa Facebook, JEYA Mestre. Tapos sa IG, IH Mestre. Binaligtad lang yung Jeya. So guys, thank you so much. Matutulog na kami kasi pagod na kami, ha? See you tomorrow. Bukas!